finger. So yung trigger finger, it's a, I would say a common phenomenon. It's an overuse syndrome actually, no? Mm-hmm. So ito yung naglalak yung daliri kapag sinasara nila yung daliri nila, pagbukas nila, biglang naglalak yung finger. O di kaya sabihin nila, pag sinara ko, hindi ko na mabukas yung daliri ko, nakaganyan na lang siya, tapos pag binukas ko, masakit siya. So, it's a very common condition, and yun nga, as I said earlier, it's one of the overuse syndromes, no? So, usually what happens is there's pamamaga, sabi ng nanay ko mag-Tagalog daw ako. Namamaga yung tendon, yung tendon sheath at saka yung mismong tendon itself. Yung tendon natin, alam naman natin, no? Yung tendon, no? Sige, kung di natin alam. Yung tendon natin yung nagkakabit sa muscle at saka sa papunta sa buto. So yung dulo ng muscle is the tendon and then yung tendon yung kumakabit sa buto. Ngayon yung mga daliri mo, gumagalaw yung daliri mong ganyan kasi yung tendon mo galing dito sa forearm papunta sa finger, no? So basically if you keep moving yan yung picture. If you keep moving your fingers like this or if you keep using it like nagta-type o di kaya yung trabaho mo entails a lot of use of your fingers, namamaga ngayon yung sheath or yung balot ng tendon at saka yung tinatawag nating A1 pulley or yung mga marami tayong pulley sa ating kamay o sa daliri natin, and this serves na para siyang belt, no? So it basically keeps your tendons in place para pag binend mo yung finger mong ganyan, hindi siya nagbo-bowstring. Kasi imagine niyo na lang kung wala yung belt, no? Pag binend mo yung daliri mong ganyan, may nakausling tendon dito. Parang ang weird na itsura. Ang weird nun, 'di ba? So ang function ngayon ng tendon pulley is it keeps it, imagine mo yung belt, no? So parang naka-hug siya dun sa tendon. Kapag binend mo yung finger mong ganyan, nagsislide lang yung tendon sa ilalim, nag-glide siya. Ngayon, because of the repetitive movement and the friction, namamaga ngayon yung sheath. At saka yung tendon, nagkakaroon ng tinatawag na nodule. Ngayon, yung nodule na yan, minsan pag kinapayan mga pasyente dito, pag sinara ng ganyan at may nodule talaga, makakapa nila, may bukol talaga na sumushoot doon sa ilalim ng pulley. And that's the reason why naiipit ngayon yung nodule doon sa tendon. So imagine mo, kunyari may bilog na ganyan, na sumut kang ganyan doon sa belt, no? So syempre, hindi siya madaling bumalik kasi nakabukol nga siya. So yun yung dahilan kung bakit naglalak ngayon yung daliri kasi naiipit yung nodule sa ilalim ng tendon sheath or ng A1 pulley. So, as I said, no, this is because of the friction or yung palaging pagkiskisan ng sheath tsaka yung pulley, no? So over years na palaging ganun yung activity, na magana siya. At kung minsan meron din kasing mga conditions or mga medical diseases or illnesses that predisposes or yung kumbaga parang pag meron kang ganitong sakit, mas posible na magkaroon ka ng trigger finger. So ano itong mga sakit na to? Example nito will be diabetes at saka yung rheumatoid arthritis or rheumatic conditions, no? So these diseases causes inflammation or pamamaga ng mga soft tissues sa ating mga katawan. So paano naman natin ngayon ito ititreat or paano natin i-manage to? Usually kapag maaga pa, kunyari pag sinabi mong maaga pa, ibig sabihin yan, yung complaint ng pasyente, pain pa lang. Sometimes, wala pang locking. Most of the time, patients magkumpleto, masakit yung dito ko. Pag gising ko sa umaga, masakit siya. Tapos kapag ginagalaw ko, medyo masakit siya. So, minsan, wala pang locking. Pag ganun yung complaint ng pasyente, nag-iisip na kami na, ay, baka nag-uumpisa ang trigger finger to. Especially nga, if the location is pain, of the pain rather is in this area, no, sa bahaging ito ng kanilang palad. And then kapag nag-umpisa na mag-lock, ayan, early stage pa yan. Yung sabihin sa iyo ng pasyente, paminsan-minsan naglalock siya, pero nadidiretso ko pa rin naman. So, karaniwan, nararamdaman ng mga pasyente to 1 to 2 weeks, pwede mo pang sabihan na ipahinga mo yung daliri kasi namamaga siya. Kaya pwede mo pang ipahinga because of the overuse, namamaga siya. So, ang una mong management na ipagpagawa sa pasyente, ipahinga mo yung daliri mo. Kunyari, ang trabaho niya, typist. So, syempre, sasabihin mo, you take breaks in between. Huwag yung 10 hours na talagang dire-diretso nagta-type.
mga editor. Oh, yung mga tawag dito. Minsan yung mga nasa BPO, minsan sa secretary sa opisina, yung mga pianista, office workers, pwede rin, mga no? Ganyan. Pag-pianista pwede rin yung mga pianista, pero at least kasi yung mga pianista, pag nagpa-practice sila, sabi mo na 3-4 hours, the rest, pinapahinga na nila yung daliri. Oo. Yung iba kasi na talagang yung work nila is desk job. Buong araw talaga nagtatype yung mga secretary, mga ganyan. So, kailangan magta-take sila ng breaks. They do other things first. And then you come back to your typing job, no? So, aside from resting, pwede rin kayo mag-take ng mga, yung palagi ko sinasabi, anti-inflammatory medications. Yun yung mga ibuprofen, paracetamol, celecoxib, etoricoxib, yung mga madaling bilihin sa mga pharmacies natin na pwedeng makapagpabawas ng pamamaga ng katawan at makapag-alis ng sakit, no? So normally yung mga non-steroidal anti-inflammatories, they're also pain relievers. They are pain relievers talaga. So that would also help. The other thing that they can do is pwede nilang i-splint yung daliri. So, pwede mong lagyan ng, anong tawag doon? Yung popsicle stick para nakadiretso siya. Pag diniretso mo siya, napapahinga din siya eh. So, pwede mo siyang lagyan ng popsicle stick o i-splint. Or, pwede mo ring i-body splint. Idikit mo siya doon sa isang daliri. Kadaping daliri. Oo, kadaping daliri. And then, you can also do stretching exercises, no? Kasi kung minsan, kapag palagi na lang nakaganyan yung daliri mo, nasasanay na ganun yung finger mo, that would syempre cause some pain also. So, when you... Hindi ako naka-experience o nakakita. So, it can stretch and strengthen the muscles around the tendon and it may actually help reduce the stiffness and the pain. Kasi nga, kapag nasanay na ganyan palagi yung daliri mo, pagka diniretso mo, masakit na masakit siya. Mahirapan. Kailangan i-stretch mo siya para, para mawala yung stiffness. That may actually help. Makakatulong ba kung mag-stress ball? Yung mga parang pwede mo ma-squeeze nung ganyan. Isi-stretch mo nga, hindi lalo mong ginanon. Lalong gagan. Dapat pataas, no? Pataas, pabaliktad. Pero pwede mo siyang gawin para maging equal yung movement. And then next, you can use adaptive tools. Yung mga soft grip cover. First, kunyari yung mga takip ng steering wheel, mga power tools, kapag nagbabike, yung mga, yun, may, marami rin akong mga pasyente yung pag nagbabike, bikers, laging nakakanyan yung sa kamay nila. So they can use adaptive tools, protective tools para mabawasan yung pain na nararamdaman nila kapag ginagawa nila yung activity, no? And it also helps reduce the friction. And may potentially lessen the inflammation or pwede nilang mabawasan yung pamamaga na tinatawag. Tapos yung isang treatment, medyo, I would say, invasive na siya. And I tend to veer away from it. Simply because, number one, hindi rin kasi siya guarantee. It may be what you call a band-aid cure. So, and also it may actually render your tendon weak. But some of the patients kasi, they really improve with it. And you can, kumaga, delay surgery when you do it. So it's steroid injections.